Magandang gabi bayan. Naalerto po ang NAIA kanina nang makatanggap ng signal na hinijack ang flight ng Saudi Airlines mula sa Jeddah. Live mula sa NAIA Terminal 1, nagpapatuloy si Ginger Cunejero. So Ginger, kamusta na ngayon sa sitwasyon? Yung bang mga pasahero ay nakababa na at anong sabi nila? Kabayan, oo, nakababa na ang mga pasahero mula sa Saudi Flight 872 at sa ngayon wala nang banta ang flight na ito mula Jeddah, Saudi Arabia na dumating kaninang hapon. Pero tuloy pa rin ang imbestigasyon kung ano nga ba talaga ang nangyari kaninang hapon sa Saudi Flight 872 mula Saudi Arabia. Ang malinaw, sinunod ng airport authorities ang patakaran kapag may report ng hijacking. 20 milya bago makarating sa Maynila ang Saudi Airlines flight mula Jeddah, nakatanggap ng abiso ang Manila International Airport Authority mula sa Manila Control Tower na ang nasabing flight ay under threat. Paglapag ng eroplano bandang alas 6 ng hapon, inamin ng Saudi crew na nagkamali silang pindutin ang distress button. Ganun pa man, naging desisyon pa rin ang crisis management team na binuo ng airport at police authorities na ihiwalay pa rin ang eroplano at ipatupad ang Emergency Plan 4, ang SOP na ipinapatupad kapag merong hijacking. Gustong makasiguro ng mga otoridad, lalo't 2 beses nakatanggap ang control tower ng under threat signal mula sa eroplano. 4 oras na natili ang higit 400 pasahero sa eroplano habang iniinspeksyon ng mga otoridad ang paligid at loob ng eroplano. Ayon din sa pasahero, nagkaroon din ng pagsusuri ng passports sa loob ng flight na ito. I don't know if it's unfortunate, but I think it's fortunate that upon landing of the aircraft, the crew said that they made a mistake of the advice. However, we can never play around with safety and security. Okay, that being said, we started evaluating the position of the aircraft. We communicated with the captain. At that point, we decided that we will not take that call hook, line, and sinker, saying that it was a mistake. Ito nga po, hindi ko po alam kung nasa position po ron sa cockpit yung button na yon. That is basically a confident, I'm sure it is a very strategically located na wala ho makaka... Kasi emergency calls ho yun eh. So dapat to nakakaalam lang doon yung crew. Kabayan, kung makikita mo ngayon sa likod ko, unti-unti nang umaatras itong SB-872, ang eroplano ng Saudi mula sa kanyang pwesto kung saan siya naka-isolate nga kaninang hapon. Ayan, ang mga pasahero nito, kabayan, tulad na nabanggit nga natin, ay kanina nakababa na, naka-disembark na mula sa eroplano. At sa ngayon, ayon sa nakausap nating pasahero, ay nananatili sila sa immigration. Hindi pa rin sila nakakalabas mismo ng airport at naka-contain pa rin sila dyan sa immigration area at section dyan dito sa Terminal 1. Kabayan, ang malinaw doon sa press conference na ibinigay ni General Manager Monreal kanina, pinili talaga nila at nanigurado sila na ipatupad ang Emergency Plan 4. At ang naging decision nila ay naging importante, no, dahil nagkaroon nga ng 2 distress calls, hindi lang isa kundi 2. Ang isa pa diyan, isa pang factor diyan, kabayan, sa distress calls na yan, yung distress button na yan ay 2 lang ang may access diyan, ang piloto o ang kanyang first officer. Yan ang paliwanag sa atin ni GM Monreal kanina. So nakakapagtaka talaga kung paano ito napindot at na-confirm pa, kaya inaasahan na tuloy pa rin ang imbestigasyon kahit nakababa na ang mga pasahero at sa ngayon na inaatras na ang SV Flight 872 mula dito sa NAIA runway. Kabayan. Ginger, alam mo ba kung sa nangyari na yan ay may mga flights na na-delayed? Oo, kabayan, nabanggit nga rin ni GM Monreal kanina, hindi sila nagsira ng runway. Categorically, never daw sila nagsara ng runway. Operational pa rin ang airport dito sa Manila. Pero nag-assume daw ang 2 flights na na-defer pa sa Clark International Airport. Doon na sila nag
ang detour ng kanilang flight dahil inassume daw ng airline na yon, ng flights na yon, na sarado ang operation dito sa NAIA. May nagkaroon din ng syempre backlog, no, masasabi din natin kasi sa mga pasahero na nangyayari na nag-aabang ngayon, marami na rin doon ang nasa immigration terminals, nagsabay-sabay tuloy yung mga flights kung may konti mang delay kanina sa security measures na inimplement nga ng ating authorities dito sa NAIA. Alam mo rin ba, Ginger, kung wala na, normal na ang flights? Sa ngayon, kabayan, sa pagkakaintindi natin at sa pagsabi din ni GM, normal na ang flights. May konting delay. Inamin naman nila na may konting backlog din naman kanina. May mga flights na apektado dahil sa banta na ito. Pero sa ngayon, fully operational pa rin ang ating airport dito sa NAIA at back to normal schedule. Ang talagang tuloy lang talaga yung investigasyon. Ang tinatawag nila, kabayan, na bomb paneling na isasagawa pa rin dyan sa aeroplano. Yan ang pag nakababa na ang lahat ng mga pasahero, pag na-disembark na at pag nakababa na rin ang mga bagahe, susuriin pa din nila ang aeroplano para siguraduhin na walang banta, walang bomba o anuman na baka hindi nakita sa unang inspeksyon. Kabayan? Maraming salamat si Ginger Cunero, live mula sa NAIA Terminal 1.